through wind and through rain, through trouble and pain. If ever my heart strains, will you pull me through like you always do when I am calling your name? When I am calling. So ito po yung tinatawag na Butuan, Cagayan, Iligan Road, guys. At galing tayo sa Cagayan de Oro City. Ang direction na to, papunta ito sa Hingoog City and Butuan City. So isa na namang alternative road ang ating papasadahan, guys. Ito yung daan na nagkukonekta mula dito sa Cagayan de Oro City and Tagum City. Paglampas po nito ng overpass, guys, dyan sa baba ng flyover ay may palikong daan dito sa bandang kanan. At yan na po yung starting point ng Sayre Highway ng Bukidnon Province. Exact location natin, guys, is Puerto, Cagayan de Oro City. So dito sa Sayre Highway, guys, ito po yung kalsada na kadalasang ginagamit ng ating mga biyaheros mula dito sa Misamis Oriental papunta doon sa Davao City, Tagum, Davao Regions, and Agusan del Sur. Time check natin, guys, is 8 o'clock in the morning. So magandang alternative road to, guys, sa mga bumabiyahe mula dito sa Misamis Oriental. At ang biyahe nyo papunta doon sa Agusan del Sur and Davao Regions. Kadalasan kasing ginagamit ng mga biyaheros, guys, dadaan pa sila sa Davao City, na alam naman natin na napaka-traffic po sa lugar na yan. So dito po sa alternative road na to, guys, ay mababypass na po yung kalsada doon sa Davao City at rekta na po kayong makarating doon sa Tagum City. So sa ruta na to, guys, ipapakita ko sa iyo ang status ng daan, kung safe ba itong daanan sa lahat ng uri ng sasakyan, at kung kongkrito na ba lahat ang kalsada na ito, at higit sa lahat, kung makakasave ba tayo sa ating expenses kung tayo'y dadaan sa alternative road na ito. So halina, guys, at samahan nyo ako at papasadahan natin ang status ng daan mula dito sa Puerto, Cagayan de Oro City papunta doon sa Tagum City. Alright? Hey, I wish you could see yourself. Yan po yung Manolo Fortit Municipal Hall, guys. Yan po yung plaza ng Manolo Fortit. Dito lang tayo, guys. Sa alternative road na ito, guys, madadaanan natin ang mga cities and municipalities of Manolo Fortit, Sumilaw, Impasugong, Malaybalay, Valencia, San Fernando, Talaingod, Kapalong, Asunsyon. At ang exit point natin ay doon sa Tagum City Flyover. I still wonder how
Approaching tayo sa Malaybalay City. Ano po yung sentro ng Malaybalay City, guys? Malaybalay City Hall. Yan, guys. Dito tayo sa rotunda, guys. Kung mag-right turn ka dyan, guys, papunta yan sa Lantapan. At kung mag-left turn ka naman dito, papunta ito sa Kabanglasan. So diretso lang tayo, guys. Papunta tayo doon sa Valencia. Location natin is Bagong Taas, Valencia City. Meron ding alternative road dito, guys. Itong dito sa may M. Luelier. At pwede din kayong dumaan dyan. Kaso may portion pa rin na hindi pasimentado, guys. At may portion din na ongoing yung repair sa daan na yan. So advice ko sa inyo, guys, doon kayo sa sentro ng Valencia dumaan. Kasi maganda po yung status ng kalsada doon, Valencia City proper. So dito sa tabi ng San Agustin Parish Church, guys, ay plaza ng Valencia City. At dito po sa bandang kaliwa, yun na po yung daan na ating papasadahan ngayong araw. Left turn tayo dito, guys. At ito na po yung daan papunta doon sa San Fernando Bukidnon, papunta doon sa Tagum City. I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Even when I have my doubts. May agila dyan, guys, oh. Landmark Golden Harvest Eagles Club. So I can give you shelter, but am I a part of your goals? Maybe none of it matters, 'cause I don't want. So sa alternative road na ito, guys, ay malaking tulong ito sa mga naninirahan dito sa area na ito, guys. Kapagaan na po yung mode of transportation sa kanilang mga produkto patungo doon sa mga
malalaking syudad gaya ng Valencia, Malaybalay City papunta doon sa Cagayan de Oro City. Malaking tulong din ito sa mga kapatid natin na mga biyahero na bumabiyahe mula dito sa probinsya ng Bukidnon, Misamis Oriental. Kung ang biyahe nyo papunta doon sa Davao Region and Agusan del Sur, hindi nyo na kailangang umikot pa doon sa Davao City na kung saan napaka traffic po doon sa area na yon, guys. Sa alternative road na ito ay rekta kung kayong makarating mula dito sa Bukidnon papunta doon sa Tagum City. Ito na po yung sentro ng San Fernando o Bukidnon, Municipality of San Fernando, Legislative, Executive. Ayan. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they invite my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Grabe, ang laki ng kahoy, guys, oh. Tinatapas nila, guys. Pero ang maganda dito, guys, meron na silang nilagay ng mga protection para hindi mag landslide. Halfway hard. Halfway hard. Sing to me if I lose my. Yun na po yung boundary ng Bukidnon and Davao Region, guys. Dun sa checkpoint na yun. Napakahalaga yung mga alternative road, guys. Dahil lalo na ngayon, tumataas ng tumataas yung presyo ng gasolina. Ang mga alternative road ay isa sa nakakatulong na makabawas sa ating pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa gas ng ating mga sasakyan. At maliban pa dyan, nakakatulong din ang mga alternative roads sa mga residente na naninirahan malapit sa mga alternative road na ginagawa. Dahil mapagaan na po yung mode of transportation na matagal na nilang pinapasan. Grabe itong view dito, guys. Punta muna tayo, guys, ha. Ipakita ko sa inyo yung view dito, guys. Been walking round in circles, wondering where to start. Tingnan nyo dito, guys, oh. Grabe ang lalim ng kinain ng landslide, guys. Yun, oh. Halos kalahati na ng kalsada kinain.
dito pala ta sa Uraya Peak, guys. Maraming mga ano dito, guys. Pababa na tayo, guys. Lapit na tayo sa Talaingod proper. We're now approaching the Talaingod municipality. Alright, ito na po yung sentro ng Talaingod, guys. Every time you need me, I'm telling you I'm here to stay. Looking at your castle, I'm pretty sure you're safe. Approaching tayo sa Tagumpanabo Circumferential Road. Kung mag-right turn ka dito, guys, papunta ito sa Santo Tomas at papunta doon sa Panabo. So mag-left turn tayo dito, guys, at papunta tayo doon sa Tagum City. Knowing what you're dreaming of, past the copper statues of everyone you ever loved, lower down the bridge. Alright, approaching tayo sa municipality ng Kapalong, Davao del Norte. Yan po yung yan, municipal hall of Kapalong, guys. So diretso lang tayo, guys, at papunta tayo doon sa Tagum City. Ito na po yung sentro ng bayan ng Asunción. Pamahalaang bayan ng Asunción. Diretso lang tayo, guys, at papunta tayo sa Tagum City. Mula po doon sa Cagayan de Oro City, guys, hanggang dito sa Tagum City ay konkrito po itong daan na ito. Mayroon lang mga portion na damage dahil sa landslide. At meron din portion na kailangan na ng palitan. Pero maliit na portion lang po yun, guys. Sa kabuuan ng kalsada na ito, napakalaking tulong po sa mga biyaheros mula doon sa Misamis Oriental papunta dito sa Davao Regions. Mula doon sa Puerto Cagayan de Oro City, guys, hanggang dito sa Tagum City ay mayroon itong 260 kilometers at tinatakbo natin sa loob ng 6 na oras. So medyo mahina lang yung takbo natin, guys, lalo na doon sa portion ng Talaingod dahil sa napakatarik po yung portion na yun. Naghinto-hinto po tayo doon dahil sa napakaraming magagandang tanawin. Bago ko tapusin itong video na to, guys, sabay nating pasyalan itong Tagum flyover na tinaguri ang pinakamahaba na flyover sa buong Mindanao. Ito na po yun, guys, ang Tagum
flyover. Nakakatapos lang itong project na ito last year. Binuksan ito sa publiko in the last quarter ng 2021. So tingnan nyo naman guys, napakaluwag po. Meron itong street lights. Tapos tingnan nyo yung gilid guys, napakaganda. Kita mo buong Tagum City. Bawal lang dito ang mga tricycle guys, yung bicycles, yan, bawal dito dumaan. Sa mga heavy equipments, bawal din. Dito sa baba guys, wala pa tong flyover na ito, ay napaka-traffic po. Dahil dito po dumadaan karamihan ng mga sasakyan mula doon sa Davao City papunta doon sa Caraga Regions. So napakalaking tulong po itong proyekto na ito dito sa siyudad ng Tagum City. So tingnan nyo naman, napakaluwag po yung flyover na ito. At dito na itatapos ang ating vlog. Sana nag-enjoy ka sa ating biyahe. At kung nagustuhan nyo tong video na to, ay huwag kalimutang mag-like at mag-share. Pakiclick na din yung notification bell at subscribe button para updated ka sa lahat ng videos uploads ko. Hanggang sa muli, daghang salamat po! It's been a while since we stumbled out, since you dragged me out.